part of this is Shaq. I said tonight that you are one of my favorite players, but you don't have what it takes to get to the next level. I said it on purpose. I wanted you to hear it. What do you have to say about that? All right. That's it. That's it? All right. That's it. Okay, cool. I mean, I wanted you to hear it. I've been hearing, well, Shaq, I've been hearing that since my rookie year. You know, I'm just going to get better and do what I do. Good. At the end of the day. Well, that's what I wanted you to hear you say. Yes, love sir. Your game, brother. Keep it up. Appreciate it. So yung interview na nga na yan ay naganap matapos na manalo na itong Utah Jazz against sa New Orleans Pelicans 129-118. Matapos din yan na itong si Donovan Mitchell ay magtapos ng laban na merong 36 points, 7 rebounds at 5 assists. Tapos siya nga ay may shooting field goal na 11 out of 19, 57%. Tapos ang kanyang 3-point field goal naman ay 6 out of 8, 75%. So very elite performance para dito kay Donovan Mitchell. Tapos yan nga, naganap nga yung interview na yan matapos na ganun ang performance neto ni Donovan Mitchell. So ito ang statement ni Shaq ay pwedeng maging magkaibang meaning sa magkaibang tao. For example nga, sa mga NBA fans, nung naipost nga ito sa NBA Twitter or sa Twitter, ay marami nga nagsabi na itong si Shaquille O'Neal ay hater daw ng mga NBA player ngayon. Bakit na lang daw hindi niya enjoyin na panoorin ng mga batang player at mga bagong player ngayon? At meron pa nga nagsasabi na masyado daw mataas ang tingin ni Shaq sa kanyang sarili. So ayan nga mga saloobin ng mga NBA fans, yan ang naging meaning para sa kanila nung statement ni Shaq na yan. Pero maintindihan naman natin kung bakit ganyan ang mga saloobin ng mga NBA fans. Dahil alam naman natin itong si Shaquille O'Neal ay talagang nagbibigay nga ng mga hate comments dito sa mga NBA player ngayon. Kagaya nung dati nung si Dwight Howard na nanalo nga siya ng championship. Di ba nga sinabi ni Shaq sa isang podcast? Natapos na itong si Dwight ay magbigay ng motivational sa mga fans niya na huwag nga daw masyado na itong si Dwight Howard ay umakto na para daw malaki ang kanyang itunulong sa championship run ng Lakers last year. So ayun nga ang parang naging ibig sabihin niya sa statement na yon, at marami rin naggalit na NBA fans doon dahil sa statement niya na yon. At isa pa, latest, itong kay Rudy Gobert nga, diba, nabigyan nga si Rudy Gobert ng 200 plus supermax contract ng Utah Jazz. Tapos ito namang si Shaq ay nagpost nga ata sa kanyang Instagram yata yon na kapag daw umaverage ka ng 10 points and something rebounds ay makakakuha ka ng 200 million para sinasabi niya yun sa mga bata na keep working nga daw. So yun nga, isa na namang hate comment mula dito kay Shaquille O'Neal, kaya't hindi mo talaga masisisi ang mga NBA fans. Pero naman, etong kay Donovan Mitchell ay parang kakaiba nga ang kanyang response about dito. Sinabi niya lang, alright, parang sinasabi niya, okay, sige, yan ang tingin mo. Sige, babatunayan ko sa iyo na hindi ganyan. Patunayan ko sa iyo na kaya ko mabot sa next level na sinasabi mo. So yun nga ang parang naging response nito ni Mitchell, parang naging motivational nga ito sa kanya. Which is dapat gawin ng mga NBA player, di ba? Dapat gamitin nilang motivational yung mga ganyang statement about sa kanila para bang di na-doubt sila. Di ba nga sinabi rin ni Mitchell simula daw nung rookie year niya, naririnig niya na yan. So paniguradong gagamitin nga yan ni Donovan Mitchell para sa kanyang dagdag motivasyon, sa kanyang pag-improve sa kanyang overall game at sa kanyang paglalaro dito sa NBA. So anyways guys, ano bang masasabi nyo tungkol dito sa statement ni Shaq? Sa tingin nyo ba itong si Shaquille O'Neal ay nag-hate dito kay Donovan Mitchell? Or magbibigay lang siyang motivasyon para mag-improve nga itong si Donovan? Comment down below your opinions. So yun lamang. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!